Itong mini powers natin guys ay dalawang product talaga. Kung gusto niyo bumili, dalawang item talaga yung bibilihin nyo. Number one, itong ating angle grinder. Tapos itong electric chainsaw converter. So ngayon, dito muna tayo sa ating angle grinder. Ito ay yung kanilang 650 watts. Una, manual. Tapos handle. Tapos itong ating cover. And then, itong mismong angle grinder at yung pangbukas. Hindi ko na kung tawag dito, basta pangbukas siya dito. Tapos dito naman tayo sa ating electric chainsaw converter. Ito yung kinakabit natin dito sa angle grinder. So syempre meron siyang manual. Tapos ito, basta. Kung alam ko ang mga tawag dyan. And then, itong cover. Tapos another cover. Pangbukas. Yung kadena o yung talim. Handle. Tapos yung mga screws. At ito yung mahaba. So ngayon, ikabit na natin sila. Pakita ko sa inyo kung paano nga sila ikabit. Siyempre, magbabasa tayo dito sa kanilang manual. Noong una, nahirapan din ako ikabit, pero pinag-utay-utay ko lang na ikabit ko din naman. Pero bago yun, paandarin muna natin itong kanilang angle grinder. Uy, ito nga pala, para siyang makita rin, pero ang brand nito ay Mitsushi. So, try natin to. Yan. Ayan. So una, tagtagay muna natin to. Buksan natin yan. Gamitin natin ito. Tapos, pisain natin din eh. Tapos ito. Oh, mahirap. Yan. Tapos, tagtagin natin yan. At, aalisin natin itong bilog na to. Hindi natin to kailangan dito. Tapos, kukunin natin dito sa kaloob itong anti-slip ring. Itong anti-slip ring, ilalagay natin din eh. Okay. After this ay eto naman. Ilalagay natin din eh. Pero medyo sikip. Ito yung ating pang screwdriver. Luwagan natin to. Hindi siya magkasya. Tapos ito rin kabila. Dapat talaga mahigpit sila. Baka kasi tumalsik to kapag maluwag. And then, ilagay natin yung kanyang chain wheel. Ito. Ayan, itong parang gulong na yan. Ilagay natin dito. Pagkatapos ay ilalagay natin ito para kumigpit. Ayan. Tapos gamitin natin to para mahigpitan to. At lagi natin pipisiin dito. Kasi kapag hindi natin pinisi sa likod, hindi siya magalak. Ayan. Ayan, mahigpit na. And then, ilalagay natin yung kanyang adjusting screw. Ito. Ilalagay natin yan din eh. Tapos, ayan. Nakaganyan. Tapos, ilalagay na natin itong mahaba na to. Plate chain ang tawag dito. Ayan. Kailangan ito isusuot natin din eh. Ayan. Pag naisuot natin dyan, ilalagay natin itong kadena. Eto. Ayan, medyo sikip. So, dapat luwagan natin tong adjusting screw sa likod. Ito. Hindi kasi mag-abot yung kanyang kadena. Make sure lang natin na hindi siya matatagtag dito sa kanyang plate para hindi tumalsik yung talim. And then, ilagay natin itong kanyang cover. Dine. Ayan. After this, kunin natin yung mga screw dine. Ito, dalawang mahaba. Tapos ito pa. Pero pag lalagay natin to, lagay natin tong kanyang ano. Hindi ko lang kung anong tawag yan. Bosing ba yan? I don't know. Tapos sigpitan natin. And then another one. Okay, ayan. And next, ilagay natin itong kanyang handle din eh. Tapos itong handle, dito natin siya ilalagay. Pwede siyang nakaganyan. Pwede rin namang nakaganyan. Pero gusto ko nakaganyan na lang para mas maalawan hawakan.
Ito yung ating screw, yung mouth do. So ito guys, itong taklob, lalagyan natin dito. Lagayan siya ng langis. And then ito nga pala guys, cover, kung gusto nyo ilagay, ay dito natin siya ilalagay sa bungad. Yan. Pero ako madalang ko siyang ilagay. So, ilagay na rin natin para kompleto. Ayan o. Higpitan lang natin to. Ito guys, yung ating Blue Yeti power station, isasaksak natin siya sa solar panel para hindi siya malobat. Tapos ito dito, saksak na natin yun dyan. Ito naman yung kanyang buhayan sa likod. Maglalagay nga pala ako guys ng earphone para hindi maingay. Tapos ito kapag lumuluwag, higpita lang natin to. Medyo luwag na yung kanyang kadena para siyang matatagtag. Then, ready na ulit.
At eto guys, tapos ko na magamit itong ating electric grinder with saw converter na yan. At okay naman yung experience ko sa kanya. Matalas naman yung kanyang talim, tsaka mabilis din siyang pangputol kaysa sa maglalagari ka pa ng ganun-ganun na mano-mano, sobrang tagal, dito mabilis lang. And now, ano nga ba yung mga problems na na-experience ko gamit itong product na to? So number one guys, itong kanyang kadena or yung talim ay tumatalon kapag ginamit mo siya sa sobrang kukunat na kahoy o kaya sa matitigas. Kailangan talaga sa medyo malambot lang, wag yung sobrang kapal kasi talagang matatagtag siya dito. Sa una nga pala, kapag hindi ka pag-ano sanay gumamit nito, ay talaga medyo tumatalon yung kanyang talim kapag ginagano mo sa matitigas. Pero pag sanay ka na, madali naman na siyang gamitin. Yung power consumption nga pala nito ay 650 watts, pero nagagamit ko naman siya dun sa aking Blue Yeti power station kasi nga naman yun ay 600 watts yung Blue Yeti. Ito naman, maximum power consumption lang naman yung 650 watts, minsan mababa pa dun sa 650, minsan nasa 300 watts lang, 400, 500 yun. Kaya gumagana dun siya Blue Yeti power station. Pero kung marikuryente naman kayo, mas magandang dun yun na lang gamitin para hindi naman malobot agad yung mga power station nyo. And ang price nga pala nito, itong ating grinder nasa 500 plus, ito namang electric saw converter nasa 200 plus. Bali nasa 700 plus lang yung magagastos natin dito at mabibili siya sa Shopee tsaka sa Lazada. And ilagay ko yung link to sa ating description box below dyan sa ating comment section. Kung gusto nyo bumili or i-check, i-click nyo na lang yon.